Meron din akong friend na psychic din. So, nag-uusap kami. Tapos sabi niya, sino yung nagsasayaw doon? Wala namang nagsasayaw. Ayun, sa likod, oh. Meron daw parang sumasayaw doon sa TV. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat tayo may third eye. I keep on telling people that. Lahat tayo. It's just that probably how ganito kaliit, ganun ka kalaki ang pagbukas ng iyong mata, no? The third eye, depende rin yun. Ito may question ako. So, may times, hindi ko kasi sila nakikita. Minsan nakikita ko. Alam ko kaagad. Like, pupunta kami sa isang lugar. Gaganon ako. Ah, wala dito. Wala. Tapos maya-maya, kung hindi ko sila nakikita, kasi tumaganon talaga ako minsan, Diyos ko, wag naman, wag kayo magpakita. Kasi, mostly light lang ako, nakikita ko, dumadaan ako, makakita ko ng shape, puti. Hindi pa naman ako nakita ng dark, pero most of the time, it's just white. Pero most of the time, like for example, yung sa bahay namin, ay naku, kukwento ko to start. Nung one time, sa dream ko, nagpaalam sila isang buong mag-anak. Akala ko, sabi ko, sa old apartment. Oo, as in, buong kamag-anak. So, dun sa ano ko, nakita ko, may tawag kasi kami, pangalan si William tsaka si Paige. Oo, si William is yung lagi, kasi the reason why we know na pinangalanan namin ko siyang William. I don't know, sinabi ko lang, ah, William. Siguro William talaga din niya. It was because, yung mga nakita ko, nakita ng ibang tao, iisa lang, a tall, guwapo siguro to, a tall, na medyo bald, na matangkad. So, nung una kaming lumipat, may times mag nakikitulog dun sa isang guest, sa guest room namin. Ba, may base, no? There's, let's say, may vast. Yung biglang nawala namang siyang AC on, walang, in the beginning, may ganon. So, parang siguro, dahil kasi it was a guest room, so nobody sleeps there. Mm-hmm. So, pag may nakikitulog, may nakaka-feel. Isa po ako doon. Nakita niya. Ang parang doon sa old apartment ni Jessy, sa guest room na yun parati is, kung it's your first time to sleep over ha, somehow, si William ay nag-welcome siya by making an appearance na mabilis o nagpaparamdam. Sa akin, ang naaalala ko is parang, sabi ko, yung ex mo nun, sabi ko, eh matangkad yun na dumaan. Parang alimpungatan ako habang nag-sleep, nakabukas yung door. Sabi ko, Jessy, yung ano mo, si Kemarut, dumaan. Ganyan-ganyan, sabi ko. Nakahubad pa ata, sabi ko ganyan. Sabi nito, hindi yan, sabi niya. Hindi siya yun, sabi ko. Matangkad siya, gano'n. Ay, si ano yan, si William yan, welcome ko. Sabi ko, si William. Si William ka dito, napaganon ako. Sabi ko. Kaya noon, simula noon, Ate Star, hindi na ako natulog sa guest room. Parati na ako sa couch natutulog. Sa couch? Kasi, oo. Ano siya? Siguro siya yung type na, are you new? Parang gano'n, talagang aanuin ka. Oo. Bantay. Kasi meron din, at ito pala, meron ako ibang friends na, as in, pareha silang nakikita, nakaganon daw. As in, natutulog, pagising nila, as in, nakaganon. So, pero Ate Star, years and years ago, I think nung una parang natakot ako kasi parang syempre ano to, 'di ba? May ganun. Years and years ago, wala pa si Kaden noon. Ito yung pinaka weird na nangyari sa amin. I think angel nga siya. He's really watching over us. Kasi papunta kami ng Lake George nung time na 'yon. Lake George po is 5 hours away from Manhattan. So ang layo, 'di ba? So 4 days kami doon. Nung during that time, summertime siya, as in kasagsagan siya ng heat, may heat wave. So, ako kasi, nung bago umalis, so, nagugutom ako, so nag-init ako ng isang bread or something, or sopa, o paata yun. Eh, yung stove namin, this is the stove, and this is the microwave. So, I think pag ganun ko, pag ano ko ng microwave, nagmamadya kakamadali ko, siguro na switch yung gas ng konti na pa ganon, I think. Eh, itong ex ko, ininaan niya or in-off niya yung AC. So, mainit, may heat wave nun. Yung neighbor namin, tumatawag pala sa amin for a few days na. Kaso walang signal dun sa mismong sa Lake George where we're staying. Tapos nung pa-uwi na kami, mga parang the following day na, pang on the fourth day, biglang nag-ring yung phone ko. Tapos, Jessy, umuwi na kayo, bakit?
yung buong bahay nyo, amoy talagang na, amoy lumabas na sa, hanggang sa labas ng bahay. Siyempre, natatakot kami, may heat wave. Yeah. Oh my God, as in siguro from 5 hours, kinuha lang namin 3 hours because we were really talagang, oh my God, natatakot kami, sabi ko, my God, yung mga gamit namin, yung mga taong, you know, maraming madadamay, right? Pucha, pagbaba na, pagdating namin, may mga ano na, may mga ambulance, may mga police, lahat na. May firefighters may pa. May firefighters, and ano na, nandun na, biglang pagkano namin, testar. Tapos, di binuksan na, di ba? Tapos nung okay na, yung firefighter, binuksan na ni, kasama yung ex ko. Pagbukas nilang ganun, tapos nung na-clear na siya, pero amoy pa rin, sinabihan kami nung police, gumanon, it's a good thing that you blasted the AC. Like, sobra. Pag-open daw nila, parang it was like, sobra. Parang it was North Pole so daw. Cold, parang North Pole daw, sobrang lamig. Yeah, it's a good thing. Because if you didn't do that, your house will burst. Sumabog na yung building. As in, it building. Will just like, it will talagang boom, boom, build. As in, so, after nun, sinabi namin dun sa, ano, sa firefighter, sa police officer na, actually, we turned off the AC. Tapos oh my sila. Gosh! Oh. Tapos gumanon sila. Gumanon yung police. Really? Tapos gumanon yung ex ko. Yeah, but, I mean, we're not gonna be here for 4 days. Why will we turn it on first? Why would you leave the, AC on? Why would we leave the AC on? Like, was that with like what? The highest volume? I mean, the highest what do you call temperature. That? Temperature. Setting. So sabi, sa highest settings. Tapos gumanon si ano? If we're not gonna be here for 4 days, tapos tumingin yung police sa amin. Oh well, whoever turned that on and put it to like the highest settings. You better thank them. Tapos after nun, nag-pray talaga ako. And yung ex ko, hindi naman nagaganyan yan kasi he's Muslim. So, was more on like, whatever. Hindi ko nga alam, atheist ata yun. Biglang, gumano na parang, so talagang nag-thank you kami. Sabi ko, whoever you are, thank you. Thank you. Since then, medyo dun ako na, ano na, angel to. Hindi, this person, spirit. Tapos doon ko na siya pinangalanan na William. Oo, at saka at Star, kahit si William na, hindi na ako natulog ulit dun sa room na yun. Yes. But we confirm na talagang, mabait ito si, ano, si William, friend natin. So, parang bantay natin. Kaya minsan, kinakausap, nag-hi ako sa kanya. Parang part na siya ng family doon part sa apartment niya. And yes. Jessy, di ba, you always converse with William. Oo, lagi. Kasi minsan manunood ako ng TV, tapos gaganon ako sa, minsan, di ba, gaganon ako. Tapos, titingin sila. May kausap ako. Kasi, alam ko, gaganon ako. It's okay. Sit beside me. You want chips? Ganon. Parang normal na. Parang, you want chips? Tapos, meron din akong friend na psychic din. So, nag-uusap kami. Tapos, sabi niya, sino yung nagsasayaw doon? May nagsasayaw. Nasa balcony ako. Pag ganon, wala namang nagsasayaw. Ayun, sa likod, oh. Meron daw parang sumasayaw doon sa TV. So, parang sabi ko, nakisabi niya. Oo, sabi niya. Sabi siya, ay, nawala. May kasama ka pala dyan. Sabi ko, meron, si William. Tapos meron kami page, yung maliit na bata. So parang, feeling ko part na sa talaga siya ng life namin na, yun na yung nagpaalam siya. Ay, ito pala, nakalimutan ko yun, sa kadaldalan, nakalimutan ko ito yung ikwento yung, so yun na, buong family pa, no? Sa dream ko, nagpaalam sila. So, pinakilala pa ako. Tapos, yung dalawang girl nakapusuot ng white. They're like isang white Caucasian tapos isang parang Asian pero alam mong born and raised dito. Biglang nagtagalog. Oh, sabi ko, gumanon ako, sabi ko, I don't understand, sabi ko, bakit kayo marunong magtagalog? Sabi ko, ay hindi ganoon kasi kami nag-a-adapt na kami. Sabi niya ganoon, kung nasaan kami, sabi niya ganoon, nag-a-adapt na kami kasi natututo kami dahil madalas ka namin kasama, yung mga friends mo. Ha? Huh? Gumanon ako, sabi ko, ilan pa kayo dito? As in, tas umakyat kami. Mm-mm. Parang basement yung bumaba ako, wala na kami basement. Pag-akyat ko yung place na namin, tapos sabi ko, what are you guys doing here? Tapos sabi niya, ang dami nila, as in may party eh. Oh. Tapos sabi niya, nasabi nung isa, ay hindi, yung iba dito, yun, do they come and go? Tapos sabi niya, sige, we just wanna say hi. Tapos gumanong pa ako, ba't naalis na kayo? Okay lang naman kayo dito, hindi ko naman kayo nakikita. Gumaganong pa ako, tapos, nung sabi niya, sige, sabi niya, have fun, da-da-da, mag-ingat kayo dito, gano'n. Tapos biglang lumabas na sila, may nagpaiwan. Isang lalaki, isang babae. So sabi ko, why don't you just go with them? Sabi niya, no, it's okay, we're gonna take, we're just gonna be here. Bantayan ka namin. Bantayan namin kayo.
So tumawa ko doon sa friend ko na merong talagang ano siya, may third eye na bukas na bukas. Tapos sabi niya, ah, si William nag-stay talaga. Sabi ko, oh my God. Tapos eh, nung before mamatay yung dad ko, meron akong narinig. Okay. Balikan ko muna ng konti. Magbabalik ako. Sabi mo matangkad, Jcas, matangkad. Itong yes. Oo, oo, oo. How do they look like? Wala. Ano, parang kung silhouette na ano, na parang shadow lang ang, parang glimpse lang, if I would remember it. Parang mga ganun. Italian ang itsura. Sabi niya Italian. Yung iba kasi sinasabi nila, yun ang nakikita nila eh. Parang-parang yung mga fans ko.